Mga morpema na deribesyunal. Ito ang tawag kapag nababago ang kahulugan ng isang morpheme dahil sa pagkakabit ng iba pang morpheme. Tinatawag na mga salitang derive ang resulta nito. At ang morpheme o affix na dahilan ng pagbabago ng kahulugan ay tinatawag na deribesyunal affix. Halimbawa, ang salitang man sa wikang English, kapag kinakabitan ito ng isang morpheme o affix, ito'y magiging manly na ang ibig sabihin ay kilos lalaki. Inflectional morpema. Ito ang morpema na tumutukoy sa grammatical function na di tulad ng deribesyunal morpema. Halimbawa, ang salitang ugat na luto sa wikang Pilipino, kapag kinakabitan ito ng affix o ng morpheme, ito ay magiging nagluto, nagluluto, magluluto. Tatlong panauhan. Una, unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Pangalawa, ikalawang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong kausap sa pangungusap. Ikatlong panauhan. Ito ay inihalili sa taong tinutukoy sa pangungusap. Pagkaklasipika ng mga wika. Una, wikang analytic. Ito ay mga wikang di gumagamit ng mga affix at pawang mga malayang morpheme. Wikang synthetic. Dito, nabubuo ang mga sentence sa paraan ng malaya at di malayang mga morpheme at kombinasyon ng mga ito. Kabilang halimbawa, ang salitang hablo. Ito ay ginagamit sa unang panauhan. Ito'y nasa present tense na ang ibig sabihin ay nagsasalita.